Okay, magandang araw muli mga kaibigan. Tayo ay nagbabalik dito sa ating car maintenance and tutorial. Meron tayong i-upload muli na isang diagram ng cooling system sa ating mga kotse, mga kaibigan, mga kotse natin, mga sasakyan natin. Kung gusto nating dagdagan ng ating mas maganda lalo ang lamig ng ating radiator, ay ito meron tayo uling i-upload na isang diagram. Dalawang auxiliary pan ang ating i-discuss ngayon mga kaibigan, at napakasimple lamang ito. Ito ay pwedeng gamitin sa lahat ng kotse natin na pwede kaya magkakaroon ng mga problema ang inyong mga wire. Kung mayroong naka-install na ganitong sistema doon sa inyong mga kotse, ay pwede rin ito, no? So ang ating auxiliary fan ay dalawa, no? Dalawa. Dahil dalawa siya, ginamitan din natin ng dalawang relay, no? 1 and 2 ang ating fan, tapos ang ating relay ay 1 and 2 din. Tapos meron tayong ignition key switch, battery, at saka thermostat switch, no? Ang ating pala mga thermostat switch mga kaibigan ay kung minsan sa mga modelo ng ibang kotse ay nakalagay ito sa radiator mismo, sa may ilalim na bahagi ng ating mga radiator. Yung iba naman na mga modelo nasa mismong makina mga kaibigan. So proceed tayo sa ating maikling tutorial. Ito ay cooling system diagram, ha? So ang ating mga connection mula sa ating relay, mula sa ating battery patungo sa ating dalawang auxiliary fan. Okay. So, ang ating battery ay may negative at positive sign. O, lagi nating sinasabi ng ating mga negative sign ng ating battery ay nakakabit yan sa any metal part ng ating mga makina or ng ating mga chassis, ng ating mga sasakyan. At ang ating namang positive sign ng battery ay may connection papunta sa ating dalawang relay, no? 1 and 2. May connection siya. Saan nakakonek ito? Nakakonek ang ating positive terminal ng ating battery dito sa number 30 ng ating bawat relay, mga kaibigan. Number 30. So dito muna tayo sa ating relay. Ang ating relay po may apat na koneksyon bawat isa, no? Bawat isa. Ang number 30 ay positive mula sa ating battery. Bawat isa sa kanila ay nakakonekta sa ating baterya. Bawat isa na number 30 ng ating relay ay nakakonekta sa positive ng ating baterya. Alright. At ang ating namang number 86 sa bawat relay naman, number 86, ay nakakonekta din sa ating ignition switch or hindi kaya sa ating fuse box ng ating mga sasakyan. Pwede yan sa fuse box. Basta may kung hindi gani, mas madali-dali sa susi, no? Sa susi sa ating ignition key switch. Alright. Yung number 86 yan, yung dalawa, pwedeng sa fuse box, pwedeng sa ignition key switch. Okay. So dalawa na lang natira, number 85. Itong number 85, ito yung ating ito yung nagsisilbing ground ng ating bawat relay. Kasi ang number 85, dalawa bawat isa, tig-isa bawat isang relay, no? Kasi dalawang relay, so dalawang number 85.
kumukuha siya ng koneksyon doon sa ating thermostat switch. Ang atin palang thermostat switch, kadalasan niya naman talaga isang koneksyon lang yan. Kasi body ground na siya eh. Oh, para mas madali natin maintindihan, nilagyan ko ng ganyan para sign ng ground para mas maintindihan natin lalo. Pero ang ibang mga modelong piyesa na ganito, isang linya lang kasi body ground na siya. Okay? Kapag ka nakaramdam ng init ang bagay nito, itong ating thermostat switch, ito ang magbibigay signal sa dalawa nating relay para paikutin ang ating dalawang auxiliary fan. O iikot yan, mga kaibigan. Siya ang magbibigay signal dito sa dalawa. No? Kapag ka nagbigay signal ito, magkakaroon ng contact ang bawat relay natin. Magkakaroon ng contact dahil dito. Mga kaibigan, kasi ground dyan eh. No? Ito yung magsisilbing ground ng ating mga relay. Kaya ground trigger ang ating ginawa dito sa ating tawag dito, auxiliary fan. Okay? So, mahalaga ito mga kaibigan dahil nagpapadagdag ng lamig ito sa ating mga radiator pagka umaandar ang ating mga sasakyan. No? Kasi kapag hindi natutulungan ng pagpalamig ng ating mga auxiliary fan ang ating radiator, alam nyo sa mga kotse kasi, sa mga sedan, sa mga kotse, hindi yan katulad ng ibang makina na belt drive ang kanilang mga nagpapalamig sa radiator. Belt drive. Nakapag, habang umaandar ang makina, tuloy sa ikot yung fan kasi belt drive siya. Ito naman, hindi ito belt drive, mga kaibigan, kundi ito ay pinapaandar ng ating baterya sa pamagitan ng iba't ibang components katulad ng relay, katulad ng thermostat switch at ng ating mga ignition key switch. So napakasimple mga kaibigan, no? I-screenshot nyo para kahit walang internet, pwede nyong sundan ng mga connection, pag-aralan hanggang sa ma-memorize natin siya. At madali, mga kaibigan. Tanda natin, halimbawa, ito yung ating radiator, no? Ito yung ating radiator. Itong fan na isa, dito natin ilagay sa kabila. Ito naman yung isa sa kabila, no? Para mas maganda. O di kaya, pwedeng sabay na dito sa isang lugar. Sabay naman doon sa kabila kung saan ang gusto natin. Pero mas maganda, mga kaibigan, ay nasa proper position yung paglagay ng ating mga fan. No? Okay. So, ito lang po yung ating tutorial sa oras na ito. At sana nasundan natin, mga kaibigan, ang napakasimple na tutorial na ito. Ngunit, mga kaibigan, ito ay nagbibigay ng magandang kondisyon ng ating makina, mga kaibigan. Napakasimpleng sistema pero nagdadagdag ng magandang kondisyon ng ating makina. Alam nyo kasi, mga kaibigan, kapag usapin ang overheating sa mga engine natin. Pag kaya nang usapin, ako, hindi basta-basta yan mga kaibigan. Kasi ang tawag nila dyan ay pagka nag-overheat ang makina mo, ang tanong, ano ang maaring sisirain? Yan ang tanong kagad. Hindi lang minor mga kaibigan ang masisira, kundi severe. Kumbaga sa sakit, malala. Severe mga kaibigan. Mga internal parts ng engine mo baka ma-damage sa simpleng pag-overheat lang ng iyong makina. Kaya ito ay simpleng sistema pero malaking maitutulong sa ating mga makina. Alright, mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay dito. Pag napunta kayo sa ganitong channel, ay pakishare naman mga kaibigan para hindi lamang tayo ang matututo sa mga ganitong content, kundi pati na rin yung iba nating mga kaibigan pa. Ha? Mga kaibigan, salamat ng marami. Magpalain tayo ng ating Diyos.